today's vlog ay gagawa tayo ng chili oil kasi marami kaming chiling labuyo dito sa bahay. Kaya mag-try akong gagawa ng chili oil para kung maganda ang result or masarap siya, pwede na natin pang negosyo. Hindi ko na naipakita kung paano ko blender pero pinaghalo-halo ko lang yung sili, bawang at saka oil sa blender. Tapos ayun, nung durog na siya, saka ako inilagay sa lutuan. Kaya guys, luto na tayo. Tingnan natin kung paano ko linuto. Yan guys, ang ginawa kong chili oil, garlic. Kailangan natin ng garlic, red pepper na yung maanghang, tsaka oil. Yan, pinaghalo-halo ko lang yan sa isang blender, sa blender. Tapos, ayun, ipinakulo ko na siya. Pakuluan lang natin siya ng around 10 to 20 minutes para totally na maluto yung garlic at saka chili para hindi siya madaling masira pag i-preserve na natin. Yan lang muna guys, halu-haluin lang natin para hindi siya masusunog sa ilalim niya. Dapat nakalopay lang siya. This is my first time na gagawa ng chili oil kasi ang dami namin yung siling labuyo. Masisira lang kasi pag nasa rep, kaya mag-try akong maggawa ng chili oil. Baka sakaling effect, masarap ito, pwede ko na siyang pang-negosyo sa Pilipinas. Halu-haluin lang natin guys para hindi siya masunog. Ayan, medyo nagkulay na yung mantika niya. Nagiging orange na siya. Sobrang anghang ito guys. Medyo masakit na yung mata ko. Naluluha na siya. Siguro nasa ano to, 50 pieces yung red, ito, chili ko, saka isang cloves ng garlic. Kung gusto nyong mas masarap o ano, kaya pwede mong dagdagan ng bawang para mas mabango siya. Press pa kasi yung ano, yung sili. Kaya medyo lutuin muna natin ng konti para hindi siya madaling masira pag itinago natin sa ref. Haluin lang natin. Yun guys, medyo nag-brown na yung garlic at luto na rin yung chili. Pwede na natin lagyan na seasoning niya. Lagyan natin na isang ano lang, asin. Saka para mabalance yung lasa niya, lagyan din natin ng
haluin lang natin para hindi siya masunog. Saka low pan lang talaga siya para luto talaga yung sili. Yung pag-blender ko, hindi ko talaga totally na dinurog. Meron siyang konting ano. Hindi siya durog na durog. Lagyan din natin ng oyster sauce. Ito optional lang po ito guys. Pero parang gusto kong itry para malasa yung lagyan din natin ng black pepper. Yung durog ko ito. Siguro para mabango siya. Yung para siya. Ano ba mag-ingrang natin? Ganda na ang outcome guys. Ngayon, pwede na tayong magnegosyo sa Pilipinas. I'm sure masarap naman ito kasi para mas lalong magtatagal ang ating chili oil. Kasi ang pinaka-additives natin is yung white vinegar. Lagyan ko ng white vinegar siya guys para pag i-keep natin ito, magtatagal siya. White vinegar yun. Ngayon, hayaan lang muna natin na aalsa yung amoy ng vinegar para hindi siya mag-amoy vinegar. Huwag muna natin haluin. Pag nag-evaporate na yung amoy ng vinegar, saka natin haluin. Pwede na tayong magnegosyo guys. See? Tapos yung orne talaga is orange na siya talaga. Maganda. Yan, okay na guys. Luto na ang aking chili paste. I-off na natin, palamigin. Pag malamig na siya, saka natin inilipat sa malinis na jar. Chili oil.
Hindi na natin kailangan bumili ng chili oil kung marami tayong chili sa bahay. Pwede na tayong gumawa. Kasi siguradong malinis na 'to. Tayo na ang gagawa. Okay, guys.